Hi guys! Welcome ulit sa aking YouTube channel at Rexmon Monares Vlog. So for today's video, is gagawa naman tayo ng panibagong videos regarding sa step by step kung anong gagawin mo bilang isang OFW. For example, if ikay pauwi ng Pilipinas, watch this guys! So yun na nga, ako isang OFW at kakauwi ko lang galing Saudi Arabia. So ngayon, sasabihin ko po sa inyo ang step by step na dapat nyong malaman at anong dapat nyong gawin during these pandemic times pag ikay uuwi ng Pilipinas. For example, if ikay nakabook na ng ticket or hindi ka pa nakauwi ng Pilipinas, dapat ka munang mag-registered sa Philippine Red Cross through online or ECIF. Tapos ilalagay ko yung link sa baba. Ganito kasi yon, kailangan mo munang mag-registered through online sa Philippine Red Cross 3 days before departure. Example, kung nandun na po kayo sa airport sa Saudi Arabia, tatanungin po kasi kayo kung nakapag-register na po kayo sa Philippine Red Cross. Kaya kailangan talaga mag-registered muna sa Philippine Red Cross through online para pagdating mo sa Pilipinas doon sa immigration, wala ka nang paproblemahin po para hindi kayo mantala ng matagal na oras. So before po departure nyo po sa airport, kailangan nyo po magdala ng face mask at face shield kasi pagdating mo po sa Pilipinas, need po talaga. For example, if kayo tapos ng quarantine or sasakay ka ng bus, kailangan kasi magsuot ng face shield at face mask. After nyo po paglapag sa Pilipinas, huwag na po kayong mag-alala kasi i-assist po kayo ng Philippine Red Cross para sa swab test. Regarding naman po sa swab test, libre po ang swab test galing Philippine Red Cross. So after nyo po mag-swab test, ay i-assist na naman po kayo ng OWA at isasakay po kayo sa isang bus papuntang hotel kung saan kayo mag-quarantine ng 3 days or maghihintay sa inyong swab test result. Pero maximum 3 days lang po. In terms of hotel po, ang hotel po ay provided by OWA. Kahit hindi ka po member or expired na yung membership nyo po, libre pa rin po until now. Proven na po ito kasi kakauwi ko lang galing Saudi rin. At yung hotel ay libre po lahat. Libre yung pagkain, libre po yung internet or wifi. Wala ka nang poproblemahin. Kasi makokontakt mo naman agad yung pamilya mo. For example, if kayo nandoon na po sa hotel, bawal na po kayong lumabas until wala pa pong swab test result. Pwede ka naman po makisuyo sa house parent or yung OWA staff na gusto mo magpabili ng pagkain sa labas. Pero sa kanya ka lang makikisuyo. Bawal ka kasi lumabas if wala pang swab test result. For example, if dumating na yung swab test result, ay i-assist ka na naman ng OWA alis ng hotel at libre din ang transportation papuntang probinsya. For example, if ikay taga within Metro Manila lang, ay libre po ang transportation papunta sa inyong bahay. At if ikay nakatira naman sa Mindanao or Visayas, ay libre naman po ang transportation via airplane or libre ang ticket papunta sa Mindanao or Visayas. For example, if ikay dumating na sa inyong probinsya or sa inyong barangay, ay kailangan mo pong inform ang inyong barangay captain o inyong purok leader na ikay dumating na para at least alam din nila during quarantine ng 14 days. Tapos, after 14 days, kailangan mo din agad mag-report sa inyong barangay para humingi ng certificate na ikay tapos na sa 14 days quarantine. During 14 days quarantine, ay bawal ka ding lumabas. Like, gusto mo bumili ng pagkain, or pumunta sa mall, or mag-bisita sa iyong mga kaibigan, ay bawal po ito. At kailangan talaga na sa sariling bahay ka lang mag-stay, at bawal lumabas. At kailangan nating sundin kung ano man ang instruction na binigay sa atin ng OWA. For example, if tapos mo na ang quarantine ng 14 days, at may certificate ka na galing sa inyong barangay, ay wala na pong problema, pwede ka na pong lumabas. At kailangan pa rin magsuot ng face shield at face mask para na din sa iyong kaligtasan. Para hindi ka mahuli sa labas at
para hindi ka makapagmulta. So that's for today's video. Salamat po sa panonood at naway nakatulong po ito sa inyo. Kasi ginawa ko po itong video para na po sa inyong kaalaman. Kasi galing din po ako ng Saudi Arabia. Oh! Isa po din akong OFW. At shinare ko lang din po ang mga step by step kung ano pong gagawin nyo po pagdating nyo po dito sa Pilipinas. At regarding din po sa mga instruction na dapat nyo pong sundin galing sa OWA. At para na rin sa kaligtasan natin. Para sa mga karagdagang impormasyon, huwag pong kalimutang i-like, share, and subscribe at Rex Munales Vlog. Paalam!